basketball pa rin ang nangungunang larong pampalakasan sa Pilipinas mula noon hanggang sa ngayon. Hindi na nakapagtataka na ang Pilipinas ang isa sa mga bansang unang naimpluwensya ng basketball sa mundo. Dumating ito sa ating bansa noong unang bahagi ng 1900s. Dahil dito, hindi nagatubiling sumali ang ating bansa noong una itong laruin sa 1904 Olympics sa Berlin. Bagamat may kaliitan ng mga Pilipinong manlalarong na ipadala kumpara sa mga Europeo, natalo nila ang apat na bansa, ang Mexico, Yutania, Poland at Italy. Natalo lamang sila ng Estados Unidos na tuluyang naghari sa larong ito hanggang 1968. Mula noon, lubusan ng sumikat ang larong ito sa ating bansa dahil sa labis na pananabik sa larong ito na itatag ang ilang organisasyon sa ating bansa, ngunit may tuturing na nag-iisa lamang ang tunay na humugis ng basketball sa ating bansa at ito ay ang PBA o ang Philippine Basketball Association. Para sa mga hindi nalalaman ang tunay na kasaysayan ng PBA, halina at tayo nang magpatuloy. Isang basketball sa mga nangungunang larong pampalakasan na patuloy na tinatangkilik sa ating bansa. Ang larong ito ay kaakibat na ng pagtanda ng mga Pilipino, lalo na ng mga kalalakihan. Sa bawat kanto ata ng Pilipinas ay mayroong mga basketball court mula sa gitna ng kalsada hanggang sa mga sulok ng eskinita. Hindi na mahalaga kung ano ang itsura ng kanilang ring at board. Dahil sa kasikatan ng larong ito sa Pilipinas, maraming mga kababayan natin ang naguwi ng mga parangal mula sa mga panlabas na paligsahan mula pa noong unang panahon. Subalit ang tanong ngayon, paano nga bang nagsimula ang basketball sa Pilipinas? Taong 1891, buwan ng Disyembre, nang likhain ni Dr. James Naismith ang isa sa mga pinakapopular na laro sa buong mundo ngayon, ang basketball. Isa siyang guro sa Estados Unidos na naatasan lamang ng kanyang punong guro na gumawa ng isang larong maaaring ganapin tuwing taglamig. Matapos mag-isip, kumuha siya ng dalawang basket, idinikit ang mga ito ng may kataasan sa loob ng YMCA gym at itinapon ang isang bola sa loob ng basket. Ang itinapon niyang bola ang naging unang tira sa isang laro na huhuli sa interes ng buong mundo sa pagdaan ng panahon. Ang Philippine Basketball Association o PBA ay isang professional na liga ng basketball sa Pilipinas na nagsimula noong taong 1975. Ang PBA ang pinakamatandang professional na liga ng basketball sa Asia at pangalawang pinakamatandang professional na liga naman ng basketball sa buong mundo. Sinundan nito ang National Basketball Association o NBA ng Estados Unidos. Ginaya ang mga patakaran at tuntunin nito sa FIBA at National Basketball Association. Ang unang laro ng liga ay ginawa sa Araneta Coliseum sa lungsod ng Quezon noong Abril 9, 1975. Ito ay naitatag ng magsialis ang siyam na koponan ng Manila Industrial and Commercial Athletic Association na mahigpit na hinahawakan noon ang kapisan ng basketball ng Pilipinas o Basketball Association of the Philippines. Ito ang dating pambansang kapisanan na kinikilala ng FIBA. Ang unang 10 taon ng dekada ay naging kilala dahil sa masidhing labanan ng Crispa Redmanizers at Toyota Tamaraws na hanggang sa ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan ng liga. Sina Robert Jaworski, Ramon Fernandez, Francis Arnaiz, Atoy Ku, Bogs Adornado at Philip Cesar ay naglaro sa Crispa at Toyota bago pa sila mabuwag noong 1983 at 1984. Matapos ang kanilang pagbuwag, ang liga ay lumipat sa Ultra sa Pasig noong 1985. Doon, ang liga ay patuloy na naging sikat matapos na lumipat ang mga dating manlalaro ng Crispa at Toyota sa iba't ibang koponan. Bago ang lahat, ito ang itsura ng pinakaunang logo ng PBA na ginamit mula nang ito ay maitatag hanggang taong 1988. Sa larawan ay makikita ang dalawang manlalarong nasa ere na animo'y walang gustong magpatalo. Ang mga manlalarong ito ay sina Ramon Fernandez na siyang may hawak ng bola na nakasuot ng kulay asul, habang ang dumedepensa naman ay si Philip Cesar na nakasuot ng kulay pula. Kapag napag-uusapan kung sino ba ang greatest PBA player of all time, ay hindi mawawala sa diskusyon ang nag-iisang El Presidente na si Ramon Fernandez, dahil siya lang naman ang all-time leader in scoring, rebounding, blocks, free throws made at minutes played sa kasaysayan ng PBA. Si Ramon Fernandez ay kinikilalang pinakamagaling at most revolutionary player sa paglaro ng center position. Bukod dito, kilala rin siya sa pagiging all-time leader sa rebounds at block shots, tapos pangalawa naman sa assists at steals.
Samantala, ito naman ang ikalawang naging logo ng PBA simula taong 1989 hanggang 1992. Makikita na naging bilog na lamang ang logo nito at inalis na ang dalawang kulay na pula at asul na background ng dalawang manlalaro. Noong 1989, pinayagan ng FIBA na maglaro ang mga professional na manlalaro sa kanilang mga torneo. Dahil dito, ang mga manlalaro ng PBA ay maaari ng maglaro upang kumatawan sa Pilipinas sa mga pandaigdigang torneo. Noong 1990, ang liga ay nagpadala ng kauna-unahang professional na kupunan sa Asian Games at nakamit ang pilak na medalya. Ang liga ay nagpatuloy na magpadala ng mga kupunan para sa torneyong ito. Taong 1993, nang palitan muli ng PBA logo na siyang gamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang logo na ito ay malaki ang pagkakahawig sa opisyal na logo ng NBA. Ang silhouette o anino ng isang manlalaro na nakalapat sa kulay pula at asul na panglikod na kulay. Ang NBA ang naging pangunahing inspirasyon ng PBA pagdating sa alituntunin at patakaran ng laro. Simula nang mapalitan ng bagong logo ang PBA, marami ang nagtatanong kung sino ba talaga ang naging modelo sa pamosong logo na ito. Kung nais nyong malaman ang kasagutan ay maaari nyong panoorin ang video ko na ito upang inyong malaman kung sino nga ba ang nasa logo ng PBA. Bagamat nangungunang mga kalalakihan pagdating sa basketball, alam nyo ba na ayon sa kolumnista na si Manolo Inigo ng Philippine Daily Inquirer, hindi pala mga lalaki kundi mga babae ang mga unang opisyal na naglaro ng basketball sa Pilipinas. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, bukod sa pagpapakilala nila ng kanilang kultura, ay ipinakilala din nila ang klase ng pag-aaral sa ating bansa. Ang edukasyong pampalakasan na itinuturo noon ng mga Amerikanong guro sa kanilang mga estudyante sa Pilipinas, kabilang sa mga larong pampalakasan na ipinakilala nila ay ang baseball, boxing at ang basketball. Ang unang opisyal na larong basketball para sa mga kababaihan ay dinaos noong 1911 Manila Carnival at Athletic Meet. Sa larong iyon, ang Tondo Intermediate School ang naging dominante at siyang tinanghal na kampiyon matapos nilang talunin ang limang kupunan. Ang mas nakakagulat, ang ilan sa mga nangungunang manlalaro noon sa mga kababaihan ay sina Aurora Quezon, ang asawa ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, at si Doña Josefa Edreline Marcos, ang ina ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kilala ang mga nooy dalaga pa lamang na sina Aurora Quezon at Josefa Edreline bilang mga reyna ng basketball court. Taglay nila ang liksing kailangan ng isang tunay na manlalaro. Bagamat naging sikat ito sa mga kababaihan, ilang konserbatibong mga grupo, partikular na ang simbahang katoliko, ang hindi nagustuhan ng paglalaro ng mga kababaihan ng basketball. Ayon sa kanila, ang suot ng mga kababaihang naglalaro ng basketball ay hindi kaaya-aya sa konserbatibong paningin ng mga kritiko. Kaya naman unti-unting lumamlam ang basketball para sa mga kababaihan at mas pinili na lamang nilang laruin ang softball at volleyball. Ang larawang ito na ipinapakita si Miss PBA Mia Montemayor sa isang seremonyal na paghahagis ng bola sa pagitan ni Cisco Oliver ng Mariwasa at Ramon Lucindo ng Concepcion. Ito ang opisyal na pagsisimula ng liga sa PBA. Ang dekada na ito ay minarkahan bilang pinakadakilang tunggalian sa lokal na basketball kailanman. Ang sa Crispa Red Manizers at ang Toyota Tamaraws. Ang pangalang Joy Junicio ay habang buhay nang tatatak sa bawat isip ng mga Pilipino dahil siyang nakagawa ng unang punto sa kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Ang makasaysayang tagpong ito ay nangyari noong 9 ng Abril 1975 kung saan nasa halos 8,000 manonood ang dumagsa sa Araneta Coliseum upang saksihan ang bakbakan ng unang siyam na kupunan na maglalaban-laban sa PBA. Matatandaan din ang pangalan ng import na si Cisco Oliver dahil sa paglabas niya sa klasik na patalastas ng Alaska. Si Cisco Oliver din ang natawagan ng kauna-unahang violation sa kasaysayan ng PBA. Noong Abril 9, 1975, sa harap ng 18,000 manonood nagsimula ang PBA. Iyon ang simula ng isang maalamat na paglalakbay ng PBA. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!